Hello mga kohai and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Araw-araw nga pala ako na nag-a-upload sa may Bilibili, kaya mas advanced tayo dun compared sa ibang platforms. Bisitahin nyo rin yung Senpai Shorts kung gusto nyo na manood ng mga separate topics natin. Nasa may description ang mga links ng mga spaces na ito. Thank you nga pala sa mga members na patuloy na sumusuporta. Sana ay dumami pa kayo. Ito ang episode 21 ng volume 14 Tensura Lightnovel. Sa nakaraan natin na video ay napag-usapan natin ang patungkol sa pag-evolve nitong si Shion into a true demon lord. Pero nakakapagtaka kasi walang nangyaring pagbabago kay Shion. Pero nakareceive naman ng blessings ang mga under sa kanya na mga members ng Shion's Proguard at Yomiga Eri. So ibig sabihin ay nag-undergo din siya ng Harvest Festival. So without further ado, let's get into the video. Ngayon ay nag-iisa na lang ang hindi pa nabibigyan ng reward nitong si Rimuru. Ito ay walang iba kung hindi ang problematic na si Diablo. Medyo matagal siyang naghintay kasi nga siya ang pinakahuli na bibigyan nitong si Rimuru ng reward. Mukhang kanina pa naiinip ito. Sobrang laki ng ngiti nitong ni Diablo. Ngayon siya naman ang makakatanggap ng reward niya. Alam ni Rimuru na hindi ito magwawala kapag ito ay inawaken niya. Pero pag hindi niya ito inawaken at bigla nilang inabort itong celebration, eh siguradong magwawala itong si Diablo. Naisip ni Rimuru na kapag may nagtangka ngayon na umistorbo sa pagbibigay niya dito ng reward, eh siguradong pwede na yung mamaalam sa kanyang buhay. So tinawag ni Rimuru itong si Diablo. Sabi ni Rimuru, after daw ng evolution nito, eh siguradong ito na ang magiging pinakamalakas sa may demon world. Hindi lang daw sa mga subordinates niya. Kung hindi, baka maging mas malakas pa nga daw sa kanya itong si Diablo. Kasing lakas daw ito nitong si Zishon. Pero nagbibigay daw itong si Diablo ng impression na mas superior pa siya dito. Kahit daw ngayon na hindi pa ito nag-evolve, eh ito na daw talaga ang pinakamalakas sa mga subordinates niya. Although sinabi daw nitong si Diablo na hindi niya kayang manalo kay Zishon. Ang isang patunay daw ng lakas nitong si Diablo ay ang pagtalo nito kina Jiwo at Bonnie. Kapag ipinakita daw nitong si Diablo ang kanyang tunay na talent, eh kahit ngayon nga daw na hindi pa ito nag-evolve, eh maaaring mas malakas pa ito kay Rimuru. Kahit na si Rimuru ay isang true demon lord na, ganito talaga kalakas itong si Diablo. Ang isang patunay pa dito ay ang respeto na pinapakita sa kanya ng overlord na si Gee Crimson. Hindi na ma-imagine itong si Rimuru kung gaano na ito kalakas once na nag-awaken na ito. Sabi ni Rimuru kay Diablo, eh ang title daw na demon lord ang pinaka-appropriate para kay Diablo. Ipagpatuloy daw nito ang kanyang pag-command sa mga demons na under sa kanya. Kasi itong mga ito daw ang killer weapons nitong si Rimuru in the future, especially daw yung demon trio. Sabi naman ni Diablo ay ipagpaubaya daw ito sa kanya nitong si Lord Rimuru. Tumango itong si Rimuru at iniperform niya na itong ritual kay Diablo. Ngayon ay naipanganak na daw ang devil. Ang evolution ni Diablo ay natapos in an instant. Akala ni Rimuru ay nagulat din ito na katulad ni Shion nung walang nangyaring evolution. Pero nung tinignan niyang mabuti itong si Diablo, eh kaya pala wala itong reaction sa kanyang evolution, eh kasi perfectly controlled niya agad ang powers na naidagdag sa kanya ng kanyang evolution. Talagang napaka-masterful nitong si Diablo. Sabi ni Rimuru, eh napakagaling daw talaga nito. Ang state daw ngayon nitong si Diablo ay nag-occupy ng isa sa mga strongest corner of the world. Naging isa itong si Diablo sa mga pinakamalalakas na character na comparable sa mga true dragons. May bumalik na portion ng power nitong si Diablo papunta kay Rimuru dahil sa kanyang skill na food chain. At sobrang laki ng amount ng power na bumalik kay Rimuru. Ibig sabihin ay napakalaki talaga ng naging improvement nitong si Diablo. Walang wala na daw palag dito itong sila Shion at Penimaru. Ang amount daw ng mana nitong si Diablo ay comparable na sa mana nitong si Rimuru. At kapag ite-take into account pa natin ang maraming experiences at mastery ng skills nitong si Diablo, eh pakiramdam daw nitong si Rimuru eh wala na siyang laban dito. Talagang naging overpowered itong ating Black Primordial Demon. Nagulat itong si Rimuru, pero bago pa naman talaga ito mag-evolve, eh ganito na talaga ang ina-expect niya dito sa evolution nitong si Diablo. Sabi ni Rimuru ay excellent evolution daw. Sabi naman ni Diablo, eh isang malaking honor daw na makareceive siya ng compliment galing kay Lord Rimuru. Kahit na nag-evolve na itong si Diablo, eh napakagalang pa din ang pakikipag-usap niya kay Rimuru. Nakikita ni Rimuru sa mga mata ni Diablo na kahit ganito na ito kalakas ngayon, eh gusto pa din ito na makapag-acquire ng mga panibagong powers. Hindi ganito dati itong si Diablo. Wala siyang pakialam sa kapangyarihan dati. Pero ngayong naging subordinate na siya nitong si Rimuru, eh gusto ni Diablo na maging useful sa kanyang lord.
Pero teka lang muna, papakita ko lang sa inyo ang upload schedules natin. Guys, daily upload na tayo sa ating Bilibili space. Free lang manood dito. Kailangan mo lang na mag-download ng Bilibili app at i-follow ang main space ko na AnimeXenpai para ma-notify ka palagi. Again, ay wala kang babayaran dito. Free manood sa Bilibili at wala pang mga annoying ads. Pero kung ayaw mo naman na mag-download ng Bilibili, ay pwede ka namang manood dito sa YouTube. Kaso lang, MWF lang ang upload schedule natin dito. Bale, 3 beses lang sa isang linggo. Kaya dito ko ipapasok ang ating membership. Sa halagang 99 pesos per month, ay magiging member ka na. Magkakaroon ka na rin ng access sa araw-araw natin na upload sa YouTube. At mapapanood mo rin yung mga members only na videos. Ito ang unang level ng membership natin. Pero kung gusto mo naman na to the next level at talagang fan ka ng Tensura, eh pwede mong i-avail ang ating advanced membership. Medyo mabigat nga lang ito kasi ito ay worth 899 per month. Kapag in-avail mo ito, ay para ka ng sponsor ng channel. At magkakaroon ka na agad ng access sa aking video storage dito sa my YouTube. Pwede mo na agad na ma-binge watch ang mga bagong gawa ko na videos. Hindi mo na kailangan na maghintay ng isang upload kada araw. At least 20 videos ahead ka. Pero siguradong tataas pa ang stock ko ng videos in the future. Again, ito ay para lang sa mga gustong maging advanced talaga. So let's get back into the video. Tinanong ni Rimuru kung ano daw ang iniisip nitong si Diablo. At sabi naman sa kanya nito, eh na-realize daw niya kung gaano kahalaga ang isang extreme ability na katulad ng isang ultimate skill. In the past daw ay hindi niya pinapansin ang pagyayabang sa kanya ni Gay Crimson patungkol sa powers na ganito. Pero ngayon, eh nagbago na daw ang isip nitong si Diablo at interesado na din siya na makakuha ng isang ultimate skill. Sabi ni Diablo, eh papakitaan niya daw itong si Gay Crimson sa susunod na magkikita daw sila. Medyo napailing itong si Rimuru dito. Pero since si Gay Crimson naman daw ang pinag-uusapan na bubulihin itong si Diablo, eh wala daw dapat na ipag-alala itong si Rimuru. Kasi as long as hindi naman siya directly involved, eh pwede daw na magmaang-maangan na lang siya dito kapag kinonfront siya nitong si Gay sa mga actions ni Diablo. Nakatanggap din ng blessing ang mga subordinate nitong si Diablo. Ito ay sila Venom at ang isang daan na demon na under sa kanya. Naghihinala itong si Rimuru na kinontrol daw nitong si Diablo ang blessing na marireceive ng kanyang mga subordinate. Kasi napansin ni Rimuru na compared sa ibang mga evolution, eh hindi ganun kalaki ang blessing na nareceive ng mga ito. Pero hindi sure itong si Rimuru kung kaya ba talaga na makontrol kung gaano kalaki ang gusto mong mareceive na blessing ng mga subordinate mo kapag nag-undergo ka ng Harvest Festival. Pero since itong si Diablo nga ang pinag-uusapan natin dito, eh parang wala daw imposible na mangyari. Ang prinsipyo kasi nitong si Diablo, eh kung gusto mong maging malakas, eh dapat magsariling sikap ka. Hindi ka dapat umasa na makatanggap lang ng blessing na galing sa iba. Kaya ipinapatupad niya ito sa mga anday sa kanya. Itong si Venom daw ay nag-evolve into a Demon Noble. Pero kahit na naging Demon Noble na ito, eh kitang-kita kung gaano kalaki ang difference in strength nito compared sa mga higher class na mga Demon Nobles na katulad ni Naveiron at ng Primordial Demon Trio. Talagang merong klaro na hierarchical differences dito. At dito na muna natin tatapusin ang video na ito. Kung nagustuhan mo ito, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para maiboost naman tayo ng algorithm.